Kabanata 321 hanggang 330. Natigilan ang lahat, sino ito? Natigilan din si Liao na nagpapagasolina na sumisigaw ng kanyang pangalan. Pagkalipas ng ilang segundo, pumasok si Zhu Dan na may apoy, nawalan ng malay at sumigaw, "Liao Goy, lumabas ka, ikaw. Kabayaran mo ako sa buhay ko, hindi pa ako tapos sayo." Nakita ni Omi na lumitaw si Zhu Dan, bigla ding sumigaw, "Baboy Organ, ano ba, matagal na kitang hinahanap. Oras, mabuti, lumitaw ka ngayon, gusto kong makipag-ayos ng mga marka sa'yo." Kinaya ni Zhu Dan si Omi, "Omi, tiyak na kailangang ayusin ang score sa kanya, ngunit si Zhu Dan ay hindi pumasok sa paaralan nitong mga nakaraang araw. Hindi siya mahanap ni Omi at naisip niyang nagtatago siya, ngunit sa wakas ay nakita niya siya rito ngayon. Nakita ni Zhu Dan si Omi at nasusunog, kung hindi niya ginaya si Omi, paano kaya siya? Miserable ngayon. Sinigawan ni Zhu Dan si Omi, "Omi, fuck you, magiging settled ang score between me and you. Mamaya, Liao Janwei, lumabas ka dito, binabayaran mo ako sa aking buhay." Nawasak ang sariling buhay ni Liao Janwei, at ngayon ay narinig niyang may sumisigaw para sa kanya na magbayad. At siya ay nagliliyab, "Narito ang iyong lolo na si Liao Janwei." Galit na galit si Zhu Dan, "Liao Jia Jia, sinipa mo ang ugat ng aking buhay, ako, si Zhu Dan, ay hinding-hindi ka pakakawalan." Sa oras na ito, apat pang tao ang pumasok sa pintuan, sina Song Dai Tian at Song Yuer, pati na rin si Liu Yu. At isang estranghero, si Song Dai Tian ay abala, "Captain Xu, nandito na tayo, anong problema?" Sila rin pala. Tinawag ni Xu Mei Qi. Biglang sumigaw si Liao Goy, "Ikaw si Song Yuer. Sige, hindi pa ako tapos sayo." Galit na galit si Liao Goy, inutusan ang tatay niya ng bodyguard ni Song Yuer na putulin ang kanyang buhay, ang utang ay hindi. Sinabi ni Hua Tianfeng, "Nahihilo ako, masyado itong komplikado, ano ang nangyayari?" Gustong makipag-ayos ng tiyo at pamangkin ni Lin Explosive Tian kay Liao Jiajing, ang ama at anak ni Liao Jiajing at si Lin Explosive Tian ay gustong makipag-areglo sa kanila. Omi, gusto ni Omi na makipag-areglo sa bagong dating na ito, ang bagong dating na ito ay gustong makipag-areglo kay Liao Jiajing, at si Liao Jiajing ay gustong makipag-areglo kay Song Yuer. Anong klaseng kaso ito, napakaraming tao ang kinasasangkutan nito. Isang segundong tandaan na basahin ang aklat, sinabi ni Xu Mei Chen, "Nahihilo din ako." Umakyat si Xu Mei Chen at sinabing, "Sige, itigil na natin ito, linawin natin ang mga bagay-bagay, anong uri ng sama ng loob ang mayroon tayo, ayusin natin ito. Ngayon kung maulit ang ganitong uri ng malawakang putukan sa hinaharap, hindi ito kukonsintihin ng mga pulis." Isa-isa, gumawa ng magandang pahayag, "Lin Exploding Tian, ikaw muna, wala kang anumang pambubuli, o kung hindi, ilagay ang lahat ng ngayon. Crime on your head." Pinasabog ni Lin si Tian na huffed, "Omi cut my pamangkin, of course hindi ko siya papakawalan, ilang araw na ang nakalipas, pumunta sa school para arestuhin si Omi, putulin ang lifeblood ni Omi sa pamangkin ko para makabawi, pero hindi ko inaasahan, ngayon ay sinipa ni Liao Janliang, hinding-hindi ko rin bibitawan." Sabi ni Liao Go Oil, "Omi bully kapatid ko, pumunta ako kay Omi ngayon para maghanap ng theory, hindi ko inaasahan na si Omi. Medyo malupit at hindi makatwiran, kaya pumunta ako sa ospital para magpahangin, hindi ko inaasahan na sisigawan ako ni Lin Dongfang, kaya sumipa ako, sino ang nakakaalam na kakaayos lang ni Lin Dongfang ng ilang araw. At hinayaan pa ni Lin Yuntian na may sumipa sa tatay ko, ha, Lin Yuntian, hinding-hindi ako bibitaw. Sa sobrang galit ko ay lantaran akong pinaglaruan ni Omi sa school, pero hindi ko siya kayang talunin sa ngayon, kaya gusto kong mag-high-ganti sa kanya, suot ang maskara ng balat ng tao ni Omi para gumawa ng masama, ngunit sino ang nakakaalam na bago nagawa ang masama, nahuli siya sa ospital ni Lin Bangtian bilang si Omi at inilipat ang aking dugo kay Lin Dongfang. Emph, Lin Bo Tian, hinding-hindi ko bibitawan. Pero who knows, ngayon, bigla kong narinig ang balita na ang aking dugong pansamantalang nakaimbak sa katawan ni Lin Dongfang ay sinipa ni Liao Goy, emph, Liao Goy, Lin Exploding Tian, at Omi, hinding-hindi ko bitawan mo, hintayin mo ako, may ipapababa ang pamilya ko.
Sinabi ni Omi, kasuklam-suklam at walang hiya si Zudan, nakakuha siya ng maskara ng balat ng tao na kamukhang kamukha ko para gayahin ako, at muntik nang linlanggan si Simran na pumunta sa hotel, ang bastos na ito, kung hindi dahil sa nangyaring nahuli siya. Ni Lin Explosive Tian, ang kawawang listener ay nadungisan niya, at nakipag-ugnay din siya kay Samira at nagdulot ng maraming panliligalig sa akin, Zudan, hinding-hindi ko bibitawan. Sabi ni Song Yuer, ako walang ginawa, noong araw na iyon ay isang nakamaskara na pervert, na may pagnanasa sa mga babae sa Bayon Middle School, hinayaan ko si Liu Yu na putulin ang kanyang buhay, na alam na ang pervert na iyon ay ang ama ni Liao Zuan, hindi ko rin ito negosyo, tama, ako gumagawa lang ng mabuti. Natapos na ang mga pahayag ng lahat, ngunit masyadong komplikado ang awayan, at imposibleng malutas ang mga alitan ng lahat sa sandaling ito. Wala ring magawa si Xu Mei Chen, hindi madaling arestuhin ang napakaraming tao, at lahat ay konektado sa background, kaya walang silbi na arestuhin sila. Sinabi ni Xu Mei Chen, sige, hindi ko ipahinga ka sa Public Security Bureau ngayon, pakakawala na kita, ngunit walang sinuman sa inyo ang pinapayagang manggulo muli ngayon, naririnig mo ba ako? Lumapit si Lin Yuntian kay Omi at sinabing may mabangis na mga mata, ikaw ay ang Omi na pumutol sa buhay ng aking pinsan. Oo, ako si Don Omi, sino ka? Napabuntong hininga si Lin Yuntian, Omi, hintayin mo ako. Pagkasabi noon, lumabas si Lin Yuntian sa lobby ng ospital, ang kanyang si tatay, Lin Explosion, ay umalis din kasama ang mahigit 50 lalaki. Song Yuer, Omi, alam ko kung sino siya, siya si Lin Yuntian, ang ikawalo sa 10 natatanging binata. Umisi si Omi, kaya ang manok na yun binata na naman ang buhok, walang imak. Ang 9 na pwesto ng kabataang may buhok na manok, si Liao Goy, ay natangay na, ang 9 na pwesto, hindi ba niya alam? Ang mukha ni Omi ay nakakadismaya. Ang mapanghamak na tono ni Omi ay nagdulot kina Xu Mei Chen at Hua Tianfeng, pareho silang nagulat, si Omi ay sobrang thuggy, ang 10 outstanding youths ay talagang minamaliit siya ng sobra. Xu Mei Chen huffed, Omi, huwag kang magsalita ng ganyan, ang 10 outstanding youths, kahit hindi masyadong malakas, pero hindi as bad as you think, I won't lie to you, isa din ako sa 10 outstanding youths, and I'm 7th. What you just said about the chicken-haired youth, you're calling me out along with ito. Natigilan si Omi, Captain Xu, kaya isa ka rin sa 10 natatanging kabataan? Ha, walang galang at walang galang. Umuso si Xu Mei Chen, sige, pwede ka nang bumalik. Lumapit si Hua Tianfeng at sabi, Mei Chen, kilala mo ba ang batang ito? Mukhang pamilyar ka sa kanya. Sabi ni Xu Mei Chen, ang dating kasintahan ng kapatid ko. Ano, ex-boyfriend ng kapatid mo? Tumingin si Hua Tianfeng kay Omi at tumawa, bulag ang kapatid mo para makahanap ng ganyang ex-boyfriend. Kumunot ang mga kilay ni Omi habang nakatingin kay Hua Tianfeng at sinabing, bilang isang pulis, huwag sa tingin mo mababa ang kalidad ng pagmumura ng ganyan. Hindi ka ba natatakot sa galit ko? Umuso si Hua Tianfeng, Omi, kung mayabang kahuhulihin kita at ikulong, huwag mong isipin na Tino, you're the dregs of the school. Xu Mei Chen is afraid na si Hua Tianfeng talaga ang bumaril, after all, ex-boyfriend ba ng kapatid niya? Bumalik ang kapatid niya para turuan siyang alagaan si Omi, Xu Mei Chen abala, sige, sige, Omi, bumalik ka na. Kapitan Hua, magmadali na rin tayo sa hotel, ang mga kasamahan natin ay naghihintay na sabik na sabik. Pagkasabi noon, parehong nagmamadaling sumakay sina Xu Mei Chen at Hua Tianfeng sa sasakyan ng pulis at nagmamadaling pumunta sa party sa hotel. Hindi alam ni Omi kung bakit, ang pagtingin kay Hua Tianfeng ay sobrang hindi kanais-nais, ngayon lang kung hindi siya mabilis umalis, hindi talaga maiwasan ni Omi na turuan siya ng leksyon. Gayunpaman, hindi lesson today, some other day Omi would have to teach him a lesson, sino mang maglakas loob na magalit kay Omi, hindi siya bibigyan ni Omi ng masarap na pagkain. Kabanata 322. Sabay na lumabas ng ospital sina Omi at Liana, gabi na at wala ni isa sa kanila. Kumain na ng hapunan. Biglang sabi ni Liana, bakit hindi tayo kumain sa labas? Miss, luto na po ang bahay, kakain na sana kami ng hapunan paglabas namin, balik na tayo at kumain agad. Bakit kailangan pang kumain sa labas, sayang-sayang ah?
Nagpaut si Lyanna sa pagkadismaya, gusto niya sa labas kasama si Omi, romantic silang dalawa, kung saan kakain ng Valentine's set or something, kawawa naman si Omi, intindihin ang isip ng mga babae at pinagalitan niya. Sige, balik na tayo, hindi ko pa alam kung nakauwi na ang tatay ko, tatawagan ko. Kinuha ni Lyanna ang phone niya at tinawagan si Liu Chenming. Tay, nakauwi ka na ba? Younger, hindi na ako babalik para sa hapunan ngayong gabi, mag-lecture ako. Ah, anong lecture? Oh, ang 10 natatanging kabataan ng Linjiang City. Ang pang-anim na lugar na si Huang Ku ay nagdaraos ng lecture sa conference room ng Blue Sea Hotel, papakinggan ko ito. Oh, tama, kausapin mo si Omi at tanungin mo siya kung gusto niya. Lumapit ka para makinig sa lecture, si Omi ay isa ring martial arts practitioner, na si Huang Kui ay pang-anim sa nangungunang 10 outstanding youths, mabuti para kay Omi na makinig sa kanyang lecture. Unang inilathala sa m.kunshu8.net, okay, tatanungin ko siya tungkol dito. Pagkababa ng telepono, tinanong ni Lyanna, sabi ng tatay ko, gusto mo bang pumunta sa lecture, pang-anim sa 10 ang speaker. Namumukod tanging mga kabataan, sabi ng tatay ko, mabuti para sa iyo na makinig sa lektura. Napabuntong hininga si Omi, hindi interesado, ano ang pakikinig sa lektura ng isang binata na may buhok na manok, sayang ang oras. Pero sabi ni Lyanna, hay nako, Tara, magsaya tayo. Ayaw talagang umuwi ni Lyanna, gumawa ng eksena para makinig sa lecture, kahit wala kaming Valentine's package. Masarap makinig ng lecture together. Not interested. Tara, gusto kong pumunta, ang pang-anim na pinakamalakas sa 10 outstanding na kabataan ah, hindi naman masakit pakinggan, baka makatulong talaga sa'yo. Pagbutihin mo ang lakas mo. Sige. Sige, go 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 go. Walang magawa si Omi, dahil gusto ni Lyanna na pumunta, wala siyang choice, total personal bodyguard siya ni Lyanna. Nagtagumpay ang plano ni Lyanna at ngumiti, kung ganoon ay umalis na tayo. Para sa isang pagkain bago tayo pumunta sa lecture, hindi ba? You don't have to go home for dinner this time. Ikaw na ang mag-ayos. Sabi ni Omi, dahil kailangan nating makinig sa lecture, siguradong magiging ganoon din. Late na umuwi at kumain sa labas. Masaya si Lyanna na isama si Omi, at masarap sa pakiramdam na kumain sa isang kalye, isang espesyal na stall ng pagkain. Isang maliit na mesa, nakaupo nang magkaharap kay Omi, dahil sa pakiramdam na ito, napakasaya niya. At talagang gusto niyang magawa ito araw-araw, pagkatapos kumain, agad silang sumugod sa Blue Sea Hotel at nakarating sa malaking conference room sa ika-anim na palapag ng hotel. Omi, Younger, dito. Dumating na si Liu Chenming at nagsimula na ang lecture, nakita ni Liu Chenming si Omi o Lyanna na paparating at mahinang tumawag. Pumasok si Naomi at Lyanna sa likod ng pinto ng conference room at umupo sa tabi ni Liu Chenming. Sa sandaling iyon, sa entablado ng conference room, sinabi ng isang lalaki na may mikropono, "Hoy, sino, pwede bang tumahimik ka? Kung ayaw mo marinig mo na maaari kang lumabas at huwag istorbohin ang iba." Ang lalaking ito na nagsalita gamit ang mikropono ay ang ika-anim na ranggo na Huang Kui ng 10 natitirang kabataan. Bukod dito, si Liu Chenming ang tinitingnan niya sa kanyang mga mata, dahil lamang ngayon, binabati ni Liu Chenming si Naomi at Lyanna. Si Willow Chenming ay abala sa pagtayo na may kasamang ngiti, pasensya na, Senior Huang, gusto din ng anak ko na pumunta sa lecture mo, pero late lang siya, sorry. Tumingin si Huang Kuan sa Lyanna sa tabi ni Liu Chenming at biglang nagningning ang kanyang mga mata, na para bang nakatuklas siya ng isang bagong kontinente, hindi niya inaasahan ang isang napakagandang babae. Binago ni Huang Kuan ang kanyang tono at nakangiting sinabi, ayos lang, karangalan ko na ang iyong anak na babae ay maaaring pumunta at makinig sa isang Tao Wang's martial arts lecture, maligayang pagdating. Ano ang iyong pangalan? Tumingin kay Lyanna at ngumiti, Little sister, how old are you? Called what? Medyo naramdaman ni Lyanna, uncomfortable, but out of politeness, she replied, 18 years old, Lyanna. Lyanna, good name, hindi ko ina-expect na may 18th years old na little sister na pupunta sa lecture ko, hahaha, alright, ay, ipagpatuloy muna ang aking lecture. Huang Kuan ay tumingin kay Lyanna ng isang huling pagkakataon,
Pagkatapos ay lumayo ang kanyang mga mata nang medyo nag-aatubili, kung saan niya pinag-uusapan. Sinabi ng isang miyembro ng madla, ang pinag-uusapan mo ay tungkol sa pagsuntok. Ay, oo, ang pagsuntok sa aking opinyon, may tatlong paraan, ang una, ang pagsuntok muna at pagkatapos ay ang pagsuntok. Ang pangalawa, pagsuntok muna at pagkatapos ay pagsuntok, at ang pangatlo, pagsuntok at pagkatapos ay pagsuntok. So, ano ang pinagkaiba ng tatlong paraan na ito? Sa totoo lang, walang pinagkaiba. Ngayon, tumutok tayo sa kung paano magdedepensa, at tayong lahat alamin na ang pinakamalakas na bagay ay hindi ang pag-atake, ngunit ang pag-atake, at oo, kung mas malakas ka, mas kaya mong matalo. Ano ang saysay ng pagsuntok ng isang tao ng 10 beses kapag magaling ka at sinuntok ka nila ng 1 beses at bumaba ka na? Elder Huang, hindi ko maintindihan. Sabi ng isang miyembro ng audience. Umiti si Huang Quan, paano ito? Hahanap ako ng manunood na lalapit at magpapakita, iniisip ko kung sinong manunood ang gustong voluntaryong lumapit at magpractice kasama ako. Sa kasamaang palad, walang nagtaas ng kamay sa silid. Dahil walang nagtaas ng kanilang mga kamay, tatawag na lang ako ng random. Sa isang pagpunas ng kanyang tingin, si Huang Quan ay tumingin sa subconsciously si Liana at ngumiti, Liana, umakyat ka rito at ituturo namin sa iyo kung paano ito gagawin. Nainis si Liana. Sa isang sulyap alam ni Omi na ang buhok ng manok na ito. Di binata, ang pang-anim na pwesto na finisher, si Huang Kuo, ay tiyak na sinasadyang tumawag kay Liana, at sa palagay ko ang iba ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sa huli ay tatawag din kay Liana. Sinabi ni Liana, pasensya na, hindi ko marunong kang martial arts. Napangiti si Huang Kuo, okay lang, pwede kang mag-demonstrate kahit hindi ka marunong martial arts. Umiling-iling pa si Liana at sinabing, ayoko, nag-imbita ka pa ng iba. Nagkaroon ng kaunting apoy sa puso ni Huang Kuo, ano ang ginagawa mo? Pumunta sa aking lecture at hindi nagbibigay ng mukha. Nakita ni Huang Kuo na si Liana ay patay na nakaharap sa pagbibigay ng mukha, kaya napatingin lamang siya kay Omi, na nakaupo sa tabi. Kay Liana, at sumenyas, then you come. Walang pag-aalinlangan, tumayo si Omi at umakyat sa entablado. Halos 300 tao ang dumating para makinig sa lecture ngayon, at ang kanilang mga mata ay nakatingin sa stage. Sa ngayon, sinabi ni Huang Canal sa lahat, susunod, ipapakita ko kung paano iwasan ang pag-atake ng kalaban kapag nakatagpo natin sila. Ituturo ko sa inyo ang lahat ng 3 paraan, ang unang paraan, paraan ng pag-iwas sa gilid, ang pangalawa, pag-upo sa paraan ng pag-iwas sa lupa, ang pangatlo, paraan ng pag-iwas sa kilos ng kamay. Kami ang unang susubok sa paraan ng pag-iwas sa gilid. Pagkatapos sabihin niyon, sinabi ni Huang Gui kay Omi nang walang palam. Init ng ulo, ikaw, subukan mo akong salakayin. 323 nagtanong si Don, paano ka umaatake? Maraming paraan para umatake. Tuho, nahihiya namang tumawa si Huang Gui kay Omi, na naramdaman niyang may buhok ng ibon na nagsasabi. Sa kanya tungkol sa mga paraan ng pag-atake. Suntukin mo ako kaagad at ilabas ang iyong pinakamataas na lakas. Sabi ni Huang Doc, oh, tumango si Omi. Tumayo si Huang Canal sa gitna ng entablado at sinabi sa lahat, tumingin kayo rito, ngayon ang kabilang panig kung paano ko ginagamit ang side dodge na paraan para makaiwas sa pag-atake. Pagkatapos sabihin niyon, sinabi ni Huang Canal kay Omi, simulan, salakayin mo ako, ng buong lakas. Hindi naging basto si Omi at inatake si Huang Dokui ng isang mabangis na suntok. Bang! Matigas na tinamaan ang suntok ni Omi ang tiyan ni Huang Dok, at nagpakawala din ng mahinang tunog, nanlaki ang mga mata ni Huang Dok at ang kanyang likod ay nasuplayan ng suntok ni Omi. Ikaw! Ikaw! Tiningnan ni Huang Dok ang pakiramdam ng mga mata ni Omi na nagiging kalokohan, hindi niya inaasahan na hindi niya talaga naiwasan ang suntok ni Omi. Ipakita mo sa akin kung paano magpoto. Bakit hindi ka nagpoto? Maputi ang mukha ni Huang Koy, maging ang kanyang mga paa ay medyo mahina, tiniis ni Huang Koy ang sakit sa kanyang tiyan at sinabi sa lahat, tingnan mo, ngayon ko lang hindi gumawa ng pag-iwas at agad na tinamaan ang kalaban, ito ang pagganap ng hindi pag-iwas sa pag-atake ng kalaban. Sabi ng isang tao, Senior Yellow Canal, kami kung paano ka umiwas sa lahat, hindi natamaan pagkatapos ng performance ng lahat.
Huang Channel ay tumango, syempre, ipinakita ko lang sa iyo kung paano tamaan, at ngayon, ipapakita ko kung paano iwasan ang pag-atake. Pagkatapos, sinabi ni Huang Channel, mayroon ka talagang dalawang strike. Kadalasan, sabi ni Omi, huwag mong ilabas ang buong lakas mo, alisin mo lang ang kalahati. Sabi ni Huang Channel na may kaunting depresyon sa kanyang puso. Oh, tumango si Omi. Sinabi ni Huang Kanal sa lahat, tumingin kayo rito, sasalakayin ako ng kalaban. Simulan, atakehin. Sa pagkakataong ito, si Huang Doc ay lubos na nakahanda at hinding-hindi niya hahayaan ang nangyari. Nangyari na lang ulit, bang! Sa susunod na sandali, muling sinuntok ni Omi ang tiyan ni Huang Ko, at nagmura si Huang Ko sa loob-loob na, nima. Talagang nanlumo si Huang Ko sa sandaling iyon, inihanda niya ang kanyang buong katawan. At kaluluwa, ngunit hindi pa rin niya naiwasan ang suntok ni Omi. Dahil sa pananakit ng kanyang tiyan ay nagngangalit ang mga ngipi ni Huang Kul sa sakit, ano ang pinagmula ng batang ito, bakit nagkaroon siya ng napakalakas na kapangyarihan. Nang makita ng karamihan na hindi umiwas si Huang Kul muli, tinanong nila, Senior Huang Ko, hindi ba sinabi mo na ipapakita mo ang sideways dodge method? Bakit hindi ka pa umiwas? Huang Doc minsan ulit intiniis ang sakit at tumawa, nakita lang ba ng lahat? Hindi. Sabay-sabay na sumigaw ang lahat, Huang Channel, ngayon lang ako inatake ng kalaban ng suntok, sinadya kong hamina ang kalahating beat, at bilang resulta, inatake ako ng kalaban, at itong demonstrasyong ibinigay ko lang ay para sabihin sa lahat na kapag kaharap ang kalaban, kailangan mong mag-react ng mabilis at hindi kaunti man lang mabagal. Kung hindi, tulad ng ipinakita ko, isang suntok ang tinamaan. Oh, ang lahat ay walang magawa o, at sinabi sa kanilang mga puso, Nima, pinapanood ka namin na nagpapakita ng side dodge method, hindi para makita kang not aman, okay. May mali, mas mababa, burr, mas mahigit sinabi ni Huang Ko kay Omi, Anak, salamat sa iyong kooperasyon, maaari ka nang bumaba, sa susunod hayaan ang iba pang madla na makilahok. Naunawaan na ngayon ni Huang Kanal na itong batang si Omi ay napakalakas, mas mabuting humanap ng taong hindi marunong martial arts para mag-demonstrate. Sumigaw ang mga tao, Senior Huang, up all, bilisan mo mag-demonstrate, huwag kang magbabago kahit kanino, hindi mahalaga kung kasali tayo o hindi, pumunta tayong lahat dito specifically para makinig sa lecture mo, hindi para sumali sa demonstration, bilisan mo ah. Oo nga, kung hindi ka magmadaling mag-demonstrate, aalis na ako, pumunta ako dito dahil sa ika-anim mong pwesto bilang isang outstanding youth, kung hindi, hindi ako nakikinig ng kahit anong lecture, bilisan mo. Tumayo ka at magpakita, baguhin mo ang mga tao ah. Walang magawa si Huang Ko, sinabi ng lahat, hindi niya puwersahang palitan ang isa na hindi marunong mag-martial arts. Galit na nanlilisik ang mga mata ni Huang Kuan kay Omi, isang pagsabog ng apoy, at bamulong, bata, sino ka ba, may balak ka bang sirain ang entablado ko? Hindi ka naniniwalang mapipinsala kita. Ikaw ang nagsabi sa akin na umakyat ako dito at ipakita. Naisip ni Huang Ko na si Omi ay isang uri ng kaaway na sadyang nagsaayos na give-in ang entablado. Kusang pumupunta para sirain ako, pagkatapos ay huwag kang maglabas ng 50% ng iyong lakas, maglalabas ka ng alinmang 20% ng iyong lakas. Good. Tumango si Omi. Noon lang ngumiti si Huang Kanal sa karamihan, lahat, ngayon ay magsisimula na talaga akong magpakita, sa ibaba, makikita mo kung paano ginaganap ang paraan ng Kung Sideways Dodge. Simulan, atake. Sinenyasan ni Huang Duce ang mga mata ni Omi, sa pagkakataong ito ay hindi na ginulo si Huang Duce sa ang pinakamaliit, buong pusong pinagmamasdan ang mga galaw ni Omi. Bang! Sa sumunod na segundo, kumurap ang mga mata ni Huang Doc, bago pa siya makapag-react, sinuntok siya ni Omi sa tiyan, nanginginig ang buong katawan ni Huang Doc, masyadong mabilis ang suntok ni Omi para makapag-react siya. Talagang nataranta ang mga tao nang makita nilang hindi na umiiwas si Huang Doc, lahat sila ay sumigaw, Senior Huang Doc, ano bang nangyayari sa iyo? Huwag mong sabihin sa amin na sinusubukan mong ipakita sa aming lahat kung paano mag-react sa not aman, muli, sa totoo lang, ayaw naming makita kung paano mag-react sa not aman, gusto naming makita kung paano umiwas. Si Huang Kiyo ay nanlumo ngayon na hindi man lang siya makapagsalita dahil sa sakit.
Sa harap ng mga akusasyon ng karamihan, si Huang Ko ay nagalit at galit na galit, at talagang gustong sumigaw, akala mo ayaw kong umiwas ah. Napakabilis sumuntok ng brat na ito, hindi ako makaiwas. Senior Huang Ko, kung hindi ka umiwas, aalis na kami, hindi kami makikinig sa lecture mo, hindi naman ka wili-wili, ikaw lang. Marunong magsalita ng theory, mahirap gumawa ng demonstration, at sinadya mong magkumpara, hindi mo lang kami pinapakita kung paano umiwas, natatakot ka na matutunan namin ang iyong mga kakayahan, kung ikaw ay natatakot ka na matutunan namin ang iyong mga kakayahan, kung gayon anong lecture ang hawak mo pa rin. Inaakusahan ng lahat si Huang Ku, na sinasabing nagpapanggap siya, ayaw niyang magpakita at kung anong lecture ang ibibigay niya. Gayunpaman, ginawa ni Huang Ku wag magsalita bilang pagtatanggol, hindi sa ayaw niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit ang buong katawan niya ay nagwawala at hindi siya makapagsalita dahil sa sakit. Nakatanggap siya ng 3 sunod-sunod na suntok mula kay Omi, mas malakas ang unang 2 suntok pero at least nakakagigil pa rin siya at nakakapit, pero yung 3 at isa pa, naabot na ng katawan niya ang limitasyon ng kaya nitong tiisin at hindi niya kaya. Huminto ka pa. Senior Huang Ko, bibigyan mo kami ng isang salita ngayon, kung ipapakita mo ang iyong side dodge method o hindi, kung hindi, aalis kami. Tama, aalis kami kung hindi namin gagawin, ipakita mo ito. Habang nagtatalo ang lahat, isang bigla ang tunog ng poof, ang narinig, at isang bibig ng dugo ang tumalsik mula kay Huang Ko. 324 ah. Ang mga taong nakaupo sa harap na hanay ng conference room ay biglang naspray ng dugo ni Huang Dui at hindi napigil ang mapasigaw. Hindi na talaga napigilan ni Huang Doc, umaakyat na sa kanyang lalamunan ang isang bibig ng dugo nang makatanggap siya ng 3 suntok mula kay Omi, sapat na ang kanyang lakas para pigilan ito, ngunit, sa huli, pinipigilan pa rin ito at bumulwak ang isang malaking subo ng dugo. Pagkatapos mag-spray ng dugo, naramdaman ni Huang Duce ang malaking halaga ng kawalan ng laman sa kanyang katawan, at ang kanyang mga binti ay nanginginig. Tahimik ang buong maingay na conference room, at lahat ay tumingin kay Huang Doc nang hindi kumukurap, hindi alam kung ano ang nangyayari, kasama si Nalayana at Liu Chenming. Huang Doc na may nanginginig na labi, lahat, pasensya na, medyo sunog, huwag kang magpanik, ituloy natin. Sandaling natahimik ang lahat, kaya mo bang magsuka ng napakaraming dugo kapag nasusunog ka? Sino ang nagbuhos ng napakaraming dugo sa apoy? Huang Kanal, ituloy natin, napag-usapan lang natin kung paano iiwas ang mga pag-atake ng kalaban, ngayon ay pag-usapan natin ito muli, kapag tayo ay nakaharap, mukha, sa puntong ito, naramdaman ni Huang Kanal na hindi na makatayo ang kanyang mga paa at siya ay nadadapa. Sa entablado, malapit nang bumagsak. Senior Yellow Drain, ano ang nangyayari sa iyo? Bago matapos ang mga salita, nagkaroon ng kalabog at si Huang Drain ay natamba, hindi na siya nagawang suportahan ng kanyang katawan. Ah, naghiyawan ang lahat at nagmamadaling umakyat sa entablado sa takot, nakita ko lang ang mukha ni Huang Dulo na nagiging asul, ang kanyang mga labi ay mapuputi, at ang kanyang katawan ay kumikislap, hing, pagkatapos ay nagsimula siyang bumubula ang bibig. Pagkatapos ay pumuti ang kanyang mga mata, at hindi siya gumagalaw. Ah, Senior Huang Ko, ano ang nangyayari sa iyo? Lahat ay sumisigaw. Isang segundong dapat tandaan na basahin ang aklat siya sandaling iyon, isang babaeng nasa eksenang may antas ng martial arts na mahigit 60 ang nagsabi, huwag mo siyang gagalawin, nahimite si Huang Dun. Bigla, bakit siya nahimite? Iyon na antas 60 dagdag babae ay tumingin kay Omi, ngayon ay naunawaan niya na hindi si Huang Kui ay hindi umiwas, ngunit hindi siya makaiwas, dahil, si Huang Kui ay malungkot na nakahanap ng isang demonstrador na mas malakas kaysa sa kanya. Ang level 60 dagdag na babae ay tiyak na senior na kapatid ni Huang Ku, ngayon lang niya ito masyadong naisip, naisip niya na si Huang Ku ay talagang sadyang hindi nagpakita ng paraan ng pag-iwas, ngunit ito ay naging mali din niya ang pagkakaintindi, ang tunay na dahilan. Ito lang, ang hindi niya mapaniwalaan ay, paanong ang isang kasing bata ni Omi ay magiging mas malakas kaysa sa kanyang nakababatang kapatid. Napaka-boring, hindi nagpapakita kung paano umiwas sa mga pag-atake, at naglalaro ng patay. Narinig ito ni Omi na nakakatawa at sabi ni Di sa puso niya, Tito Liu, nagkasala ka talaga sa mga tao, hindi talaga sila naglarong patay, hindi niya nakayanan ang kapangyarihan ko,
lahat ng cell ng katawan niya ay shock reactions, tinatayang aabot ng isang araw para bumangon. Gayunpaman, hindi ipinaliwanag ni Omi kay Liu Chenming ang anuman. Sinabi rin ni Lina, dapat alam kong hindi ako pupunta, ang Huang Kui na ito ay nakakainis, ang paraan ng pagtingin niya sa akin na may mapang-akit na mga mata, hindi siya isang mabuting tao sa isang sulyap, ang ganitong uri ng tao kahit na siya ay pang-anim na ngayon sa 10 natatanging kabataan, tiyak na wala siyang magagandang tagumpay sa hinaharap. Lumabas ang tatlong tauhan ni Omi sa conference room at hindi nagtagal ay dumating sa ang unang palapag ng Blue Sea Hotel. Sa sandaling iyon, isang babae na humigit kumulang 35 taong gulang ang nakatayo sa pasukan ng hotel, ito ay ang 60 odd-level expert na nasa conference room lang, ang nakatatandang kapatid na babae ni Huang Ko. Nakikita si Omi's lumabas ang tatlong tao, medyo malamig ang mukha ng babae at sinabing, sandali lang. Ah, tinatawag mo ba ko? Tanong ni Omi, tiungol ng babae, pagkatapos mong bugbugin, aalis ka na lang nang walang sabi-sabi. Umiti si Omi at sinabi sa puso niya, mukhang may isang tao pa rin na nakakaintindi sa napakaraming tao sa conference room, at hindi alam ng iba na si Omi ang nakabangga sa kanya, hindi ko pa alam kung ano ang nangyari. Sabi ni Omi, itong babaeng ito, hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Nagpapanggap pa rin, si Willow Chenming ay abala sa sinasabi. Ano bang problema, Su Chen? Napatingin si Lina sa babae at sinabing, hindi naman kasi kami na-offend, bakit mo kami pinigilan? Umuso ang babae, ganito ang pambubugbog sa kapatid ko, and still saying you didn't offend. Sino ba ang bayaw mo? Natarante si Lina. Ang senior kong kapatid ay si Huang Ku, hiniling lang niya itong batang katabi mo na umakyat at magdemonstrasyon, at bilang resulta, ang aking senior na kapatid ay nasugatan ng ganito, at gusto mo pa ring lumayo dito. Nang inag ang mga katawan ni Liu Chenming at Lina, hindi makapaniwalang nakatingin kay Omi. Sinabi ng babaeng iyon, anak, kahit na mas malakas ka kaysa sa aking nakababatang kapatid, ngunit hindi mo kailangang tamaan ng napakalakas, hiniling niya sa iyo na umakyat para magpakita, hindi ba? Huwag mong asahan na mas malakas ka sa kanya, ang malas niya, wala akong sasabihin. Pero ikaw, kailangan mong tamaan ng husto. 3 suntok ang natatanggap ng kapatid ko sa iyo, wala ni isa sa kanila ang nakaiwas, at ngayon kahit ang mga cell ay nabigla, bakit kailangan mong tamaan ng napakalakas? Sa sandaling ito, lubos na naunawaan ni Lina at Liu Chenming, hindi nakakagulat na ang dilaw na kanal ay hindi umiwas, palaging nagpapakita kung paano kumilos pagkatapos matamaan, hindi umiwas ang dilaw na kanal na iyon, hindi siya makaiwas mas malakas si Omi sa kanya Umuso si Omi, itong ate, sinong mata mo ang nakakita sa akin na humampus? Nagsisinungaling pa rin ang kapatid ko, on top of it, and you're saying that you do it hard. Galit na galit ang babae. Sabi ni Omi, kung tama lang talaga ang tama ko, matagal nang patay ang junior mo. Napakayabang. Nako, noong unang beses na hiniling sa akin ng iyong junior na kapatid na ilabas ang aking buong lakas, ngunit 0.10% lamang ng aking lakas ang inilabas ko, sa pangalawang pagkakataon ay hiniling sa akin ng iyong junior na kapatid na ilabas ang 50% ng aking lakas, pero 0.05% lang ng lakas ko ang inilabas ko, at sa pangatlong beses, hiniling sa akin ng junior mong kapatid na ilabas ko ang 20% ng lakas ko, pero 0.01% lang ng lakas ko ang inilabas ko. Ngayon sinasabi mo pa na sinaktan ko siya, hindi mo talaga alam kung gaano kabait ang mga tao, I was so understanding of your senior brother, I didn't expect you to blame me for injuring him, why don't you go blame your senior brother for being useless himself? Galit na galit ang babae, syempre hindi siya maniniwala sa kalokohan ni Omi na 0.1% lang ng lakas niya, 0.1% ng lakas niya para bugbugin ng ganito ang junior brother niya, tapos hindi pa alam ni Omi kung anong level ang pupuntahan. Kaya naramdaman niyang nasaktan ni Omi ang kanyang junior na kapatid at wala pa rin kahihiyan, nagkukunwari at nagyayabang pa ito sa harap niya. Galit na galit siya. Bata, dahil ganoon pa rin ang ugali mo, hayaan mo akong malaman ang tungkol sa 0.10% mong kapangyarihan. Galit na sabi ng senior sister ni Huang Ko. Fine, then I'll take out the same power and let you tikman mo. Umiti si Omi. Boss,
Hindi nag-abalang makinig ang senior sister ni Yellow Drain sa kalokohan ni Omi at lumipad na may kasamang suntok. Sinalubong ito ni Omi ng mahinang palad sa mga suntok ng senior sister ng Yellow Drain. Suosh! Ang katawan ni Sister Huang Ku ay lumipad ng paatras, at sabay-sabay na lumipad sa mabatong fountain pond na 20 metro sa labas ng hotel. Wow, nagwisik din ang tubig sa pool. Natulala sina Liana at Liu Chenming kay Omi. Tumalikod si Liana at sinabing, "Go." Pagkalipas ng ilang minuto, ang nakatatandang kapatid na babae ni Huang Canal ay umakyat sa fountain pool at sinabing may maputlang mukha. "Oh my God, itong Linjiang City Crouching Tiger, Hidden Dragon ay may napakalakas, at least level 90, parang nabugbog ng ganito ang kuya ko, hindi naman talaga inhastisya." 325 The previous chapter talked about Omi and Liana pagpunta sa isang lecture tungkol kay Huang Doc. Si Huang Ku ay nawala ng malay, at ang insidenteng ito ay kumalat sa Linjiang Window Forum. Pauwi pa rin si Omi, "Omi, hindi naman ako nananaginip ah. Ganyan ka pala kalakas. At least almost level 70 na diba?" Hindi makapaniwalang sabi ni Willow Chenming. "Oh, Uncle Liu, umuwi ka na. Mas kaunting mga lecture ang dapat mong pakinggan sa hinaharap." Hindi nakaramdam ng panonibig si Omi, pagkatapos ng lahat, si Huang Ku ay masyadong mababa, madalas na binubugbog ang mga napakababang tao, si Omi mismo ay nakaramdam ng pagod dito. Muling sinabi ni Liu Chenming, "Omi, kung pupunta ka para magparehistro para sa Outstanding Youth Selection, tiyak na ikatlo ka sa Top 10 Outstanding Youths." Tanong ni Omi, "Bakit hindi una at pangalawang pwesto?" Sa lakas ni Omi, "Kung gusto mo talagang husgahan ito, sigurado ang unang pwesto." Umiti si Liu Chenming, "Omi, imposible ang una at pangalawang pwesto, bakit ito impossible?" Nataranta si Omi. "Dahil ang una at ikalawang pwesto ng 10 outstanding youths ay nakatanggap na ng admission notice mula sa Marshall Academy, at isa rin itong imbitasyon para mag-enroll, tulad ng isa ko pang anak na babae na si Chuyian. Upang maimbitahan ng Marshall Academy para sa admission. Iyan ay isang kahangahangang henyo, sa unang pagkakataon sa ating lungsod ng Linjiang sa loob ng 10 taon na lumitaw ang gayong henyo, hindi mo ba alam na ang buong media ng balita sa lungsod ng Linjiang ay nagbo-broadcast ngayon ng bagay na ito? Ito ay isang malaking kagalakan para sa buong Linjiang City. Ah, unang beses nangyari ito sa loob ng 10 taon. Medyo nagulat si Omi na may 2 pang tao ang Linjiang City bukod sa kanya na nakatanggap ng mga notice na nag-aanyaya sa pagpasok. "Oo, kaya ang una at pangalawang pwesto ay tiyak maging sila. Sila ang ipinagmamalaki ng buong lungsod ng Linjiang, ang mga pinakamahuhusay na kabataan sa lungsod ng Linjiang sa loob ng 10 taon. Kapag pumunta sila sa Marshall Academy sa hinaharap, ang hinaharap na iyon, talagang isang bar ito." "Oo, ha?" Umiti lang si Omi. Hindi alam ni Omi kung dapat ba tell them that he had, in fact, received an admission notice. Omi thought about it, "It's better not to tell them for now. Baka maging sentimental sila dahil kailangan na nilang umalis, hintayin natin matapos ang New Year." Silang tatlo bumalik sa bahay. Alas 10 ng gabi, nakahiga si Omi sa kama. Ilang araw nang hindi pumapasok si Omi sa forum ng Linjiang Window, kaya humiga siya sa kanyang kama at ginamit ang kanyang telepono para pumasok sa forum para tingnan. Tuldok. "Oo naman, ang buong forum ng Linjiang Window ay tungkol sa una at ikalawang pwesto ng 10 natatanging kabataan, dahil, natanggap nila ang paunawa mula sa Martial Arts Academy, 2 sa mga pinakatalentadong kabataan sa Linjiang sa nakalipas na 10 taon, at sila halos naging pagmamalaki at idolo ng mga tao sa lungsod. Maging si Liu Chenming ay naging tagahanga ng 2 henyong iyon. Si Omi ay talagang hindi nakaimik, nakakatanggap lang ito ng paunawa, kaya paano sila sasambahin ng mga tao ng lungsod ng ganito?" Sa sandaling ito, sa bahay ni Song Yur, si Song Dai Tian ay nakahiga sa kanyang kama, nakatingin sa high-end telepono at tumatawa, ang una at pangalawang lugar ng 10 natatanging kabataan, masyadong makapangyarihan, hindi ko akalain na may mga kahangahangang henyo sa maliit na Linjiang City, kahit na ito ay isang malaking pamilya, hindi marami ang maaaring maging invited to school, sok sok, admiration ah. Hindi na kailangang sabihin, maging si Song Dai Tian ay naging tagahanga ng 2 henyo na yon. Inihagis ni Omi ang kanyang telepono sa kanyang kama at sinabing,
Aalis din ako sa Linjiang City pagkatapos ng bagong taon upang pumunta ka sa Martial Academy. Wala na akong masyadong oras. Parang hindi ko na kayang magpakababa, oras na para magpaka-high profile. Yung dalawang tinaguri ang most talented and outstanding youths of the past 10 years ay sinasamba ng mga tagalungsod ng ganito dahil lang sa nakatanggap sila ng acceptance letter, samantalang ako, the truth more I think about it, the more I feel unfair. The more I think about it, the more I feel unfair, why is it walang humahanga sa akin kapag mas magaling ako sa kanya, at madalas akong hinahamak ng mga taong magulo at basura, ito pa ba ang pinakamagandang binata sa mundo? Noon, ako ang numero unong binata sa mundo, mula sa 100 taong gulang na babae hanggang sa 3 maliliit na babae, lahat sila ay sumasamba sa akin araw at gabi, at hindi mabilang na mga batang babae ang gustong matulog sa akin ng isang gabi pero hindi ko magawa. Kidlat ng hangin, naparito ka sa mundong ito at nananatiling mahinahon sa loob ng mahabang panahon, oras na para sumabog ka. Kailangan mong umalis dito pagkatapos ang bagong taon, kung hindi ka sesebog, pagkatapos kong umalis, lahat ay maglalakas loob na ay bully ang mag-ama ni Liu Chenming. Nakahiga si Omi sa kama, nag-iisip sa kanyang isipan. Nang makita na ang una at pangalawa sa 10 natatanging kabataan, nakatanggap ng isang sirang paunawa, ay sinamba ng mga tao ng lungsod, habang siya, ang tunay na Toro, ay nagtatago sa kanyang langga at walang nakakaalam tungkol dito, at pagkatapos ay naaalala na minsan, siya ang unang pinakabata sa mundo sa hangin at liwanag. Ulap na ginagawang hindi mabilang na mga tao ang sumasamba sa kanya. Kaya, labis na inis si Omi, oh such a character ah, I don't know if it's because of this body, medyo nabago ang personality, medyo hindi matigas, medyo duwag ang feeling ngayon. Wind Light Cloud, ang pangalan ng dating buhay ni Omi, ang pangalang ito, sa mundo niyang iyon, napakalakas. Sa sandaling ito, sa isang partikular na hotel, si Xu Mei Chen ay uminom ng maraming alak kasama ang kanyang mga kasamahan. Captain Xu, ay gusto kitang i-toast at batiin sa pagiging isa sa 10 natatanging binata. Salamat, sabi ni Xu Mei Chen na may pulang mukha, nakainom na siya ng maraming alak at itataas na sana ang kanyang baso ng si Hua Tianfeng ay abala sa pagsasabing, Mei Chen, huwag kang uminom ng marami, hayaan mo akong uminom para sa iyo. Gusto ni Hua Tianfeng na harangan ang alak para kay Xu Mei Chen, isa rin itong pamamaraan para sa pagkuha ng mga babae. Sa kasamaang palad, kahit na si Xu si Mei Chen ay nahihilo sa pag-inom, ang kanyang utak ay hindi pa nalilito, wala siyang nararamdaman para kay Hua Tianfeng, kaya't ayaw niyang harangan ni Hua Tianfeng ang alak para sa kanya. Kung hindi, ang relasyon ay magiging mas komplikado. Hindi, maaari pa rin akong uminom. Ininom ni Xu Mei Chen ang lahat ng ito ng sabay-sabay, hindi binibigyan ng pagkakataon si Hua Tianfeng na protektahan siya mula sa alak, ayaw niyang makuha. Kasing lapit niya kay Hua Tianfeng. Lumapit ang iba pang mga kasamahan upang mag-toast, ang kapasidad ng pag-inom ni Xu Mei Chen ay hindi masyadong maganda, kahit na siya ay isang martial arts practitioner. Ayaw bigyan ni Xu Mei Chen si Hua Tianfeng isang pagkakataon na harangan ang alak, kaya uminom siya ng lahat ng ito ng mag-isa. Pagsapit ng 11 PM, umalis na ang lahat, at si Xu Mei Chen ay lasing na at nakahiga sa mesa. Captain Hua, aalis muna kami pagkatapos. Umalis ang mga kasamahan in droves. Okay, take care, leave Captain Xu to me, I will take her home. Sabi ni Hua Tianfeng. Di nagtagal, si Hua Tianfeng na lang ang natira, kasama si Xu Mei Chen na nakahiga. Hua Tianfeng huffed, Xu Mei Chen, mamayang gabi magluluto tayo ng hilaw na kanin, natural na magugustuhan mo ako, hahaha. Waiter, kuhan mo ako ng kwarto. Okay, hindi lang para kumain ang hotel na ito, may accommodation pa, kaya diretsyong hiniling ni Hua Tianfeng sa waiter na kumuha ng silid sa departamento ng guest room. Hiniling ni Hua Tianfeng sa waiter na tulungan si Xu Mei Chen sa silid. Sa oras na ito, naghahanda si Omi na matulog. Sa sandaling iyon, ang dumating ang tawag mula sa hacker Little Beauty. Hoy, anong nangyayari sa hating gabi? Tanong ni Don Omi. Nakatulog ka na ba, Kuya Su Chen? Matutulog lang. Kuya Omi, nakatulog ka na ba? Matagal nang hindi aktibo bilang talunan, at ngayon ay may gumahasa sa iyo, may pakialam ka ba? Kabanata 326. Ah.
Nagulat si Don. Sino ang gagahasa kung sino? Tanong ni Omi. Pupunta si Shumei Chen para ma-rape, sinusubaybayan lang ng software ko ang impormasyon, si Shumei Chen ay lasing, at ang kanyang amo ay nagbukas ng kwarto nang walang pahintulot, na tila sinusubukang halayin siya. Panipituldok. Agad na umupo si Omi mula sa kama at bumantong hininga. Napakatapang, matapang na halayin ang kapatid ng aking dating kasintahan, ako na ang bahala sa isang pagkatalo na ito. Inamin na ni Omi sa kanyang puso na si Shuyan ay dati niyang kasintahan, kaya, si Shumei Chen ay aalagaan niya ito ng kaunti mula sa saloob. Nang marinig na gusto siyang halayin ng amo ni Shumei Chen, agad na bumangon si Omi, Tihi Lightspeed Hotel. Sa oras na ito, sa silid ng hotel na ito, tahimik na binuksan ni Hua Tianfeng ang pinto at pumasok, at nakita ko lang si Shumei Chen na tinulungan ng attendant na mahiga sa kama. Hehe, Mei Chen, pagkatapos nating mag-sex, natural na magugustuhan mo ako. Umiti si Hua Tianfeng, ayaw niyang mag-aksaya ng maraming oras sa paghabol sa kanya, ngayong nagkaroon na siya ng pagkakataong manligaw muna, at ang kanyang pamilya ay, hindi ako mahina, kaya hindi naman magiging dahado para kay Shumei Chen na mahalin siya. Agad na humiga si Hua Tianfeng sa kama. Sa sandaling iyon, tila may naramdaman si Shumei Chen at umakyat siya. Captain Hua, saan ito? Abala sa pagtatanong si Shumei Chen. Tandaan ang website na kanshu8.net, Michelle, lasing ka at nabok na kita ng kwarto. Oh, nakangiti si Hua Tianfeng habang nakaupo sa kama, medyo malabo ang mga mata. Captain Hua, salamat para sa pag-aayos ng kwarto para sa akin, ngunit gabi na, bumalik ka na, kailangan kong magpahinga. Sabi ni Shumei Chen. Mei Chen, ngayong gabi, wala akong planong bumalik, gusto ko rin matulog dito. Matapang na sabi ni Hua Tianfeng. Ano? Nagulat si Shumei Chen. Captain Hua, paano mo nasasabi ang mga ganyang salita, ikaw ang aking superior at isang pulis. Umiti si Hua Tianfeng, Mei Chen, ang pagiging isang pulis ay para lang magpalipas ng oras, tsaka dapat masabi mo na gusto kita sa mga araw na ito. Paumanhin, Kapitan Hua, wala akong nararamdaman para sa iyo, kung hindi mo iniisip, maaari tayong maging mabuting magkaibigan. Medyo nagalit si Hua Tianfeng nang marinig niya ang mga salita ni Shumei Chen. Siya si Hua Tianfeng ay nakatanggap man lang ng admission notice mula sa Martial Arts Academy, ngunit talagang tinanggihan siya ng isang tao. Sinabi ni Hua Tianfeng, Mei Chen, ano ang maganda tungkol sa pagiging mabuting kaibigan, kung magiging magkasintahan tayo, magkasing edad tayo, at hindi naman mahina ang pamilya ko, nakatanggap din ako ng admission notice mula sa Martial Arts Academy, magaling ba ako na hindi ka man lang natinag? Kung hindi man lang ako natutukso, hehe, hindi ko talaga alam kung sino ang makakapagpatukso sa iyo. Don't tell me that those two so-called most talented youths of the decade in Linjiang City have moved you. You should know that ang lakas ko ang nagpalakas sa dalawang namumukod tanging kabataang iyon. Hindi nakinig si Shumei Chen sa mga salita ni Hua Tianfeng at sinabing, paumanhin, Kapitan Hua, hindi ko pa talaga naiisip ang mga nararamdaman, ikaw ay isang natatanging tao, ikaw, makakahanap ako ng babaeng 10,000 beses na mas mahusay kaysa sa akin. Nairita si Hua Tianfeng at nagpasimula ng isang card para sa kanya. Sinabi ni Hua Tianfeng, Mei Chen, maging babae ka. Paumanhin, wala akong nararamdaman para sa iyo. Mahigpit na tumanggi si Shumei Chen, kung talagang may nararamdaman siya para kay Hua Tianfeng, matutuwa sana siyang hayaan si Hua Tianfeng na harangan ang kanyang inumin para sa kanya nang uminom siya ngayong gabi, ngunit hindi pinayagan ni Shumei Chen. M block ng isang baso ng alak, naisip ni Shumei Chen na dapat makita ni Hua Tianfeng kung ano ang ibig niyang sabihin. Nakita nga ni Hua Tianfeng ang ibig niyang sabihin, at iyon ang dahilan kung bakit niya iniisip na makipagtalik muna, natural na umibig sa kanya. Oh, Mei Chen, huwag mong tukuyin ito ng maaga, saan ako hindi sapat para sa iyo, Hua Tianfeng. Natanggap ko na ang admission notice mula sa Martial Arts Academy, at ngayon na ang aking mga kasanayan sa martial arts ay mas mataas kaysa sa iyo, dapat ay sinamantala mo ang katotohanan na ako ay walang asawa para makuha ako. Sa buong lungsod ng Linjiang, mayroon bang mas namumukod tanging binata kaysa sa akin, si Hua Tianfeng? May mas hihigit pa ba sa iyo kaysa sa akin? Captain Hua, kung hindi ka aalis, tatawag ako ng pulis.
Umiti si Hua Tianfeng, Mei Chen, lasing ka, pulis kami. Hua Tianfeng, anong gusto mo? Xu Mei medyo nagalit si Chen. Mei Chen, sabay tayong matulog ngayong gabi, sigurado akong magkakaroon ka ng feelings para sa akin pagkatapos matulog ng magkasama. Wala kang hiya. Si Xu Mei Chen ay walang galang. Si Hua Tianfeng ay naiinip din at ngumisi, Xu Mei Chen, ganito ka ba kawili-wili? Paano kung mapipilitan akong matulog sa iyo ngayong gabi? Kaya mo bang pigilan? Kung maglakas loob kang gawin iyon, hindi ka pababayaan ng pamilya ko. Mei Chen, huwag kalimutan na MY pamilya, sa kabuuan, ay tinatayang mas malakas kaysa sa iyong pamilya, at bukod pa, kami ay lasing at walang malay ngayong gabi bago kami nagtalik. Ikaw, napaatras si Xu Mei Chen. Sinabi ni Hua Tianfeng, gusto mong tumalon sa bintana at tumakas. Ako, si Hua Tianfeng, ay may napakataas na kasanayan sa martial arts, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong tumalon. Hua Tianfeng, huwag mo akong pilitin, hindi ka karapat-dapat na maging isang pulis. Wala akong pakialam sa pagiging pulis, ang pagiging pulis ay para lang gumawa ng isang bagay para sa bansa at sanayin ang sarili ko pansamantala. Naglakad si Hua Tianfeng patungo kay Xu Mei Chen. Agad na gustong tumalo ni Xu Mei Chen mula sa window. Gayunpaman, sa susunod na sandali, hinawakan ni Hua Tianfeng ang bukong-bukong ni Xu Mei Chen gamit ang isang kamay at hinayla ng malakas, ibinagsak si Xu Mei Chen pabalik sa kama. Natural na isinasaalang-alang ko ang lahat ng kahihinatnan. Sa sandaling ito, si Xu Mei Chen ay walang magawang itinapon sa kama, si Hua Tianfeng ay mas malakas kaysa sa kanya, es hindi niya talaga kayang pigilan. Huwag kang lalapit. Umungol si Xu Mei Chen, walang makakaalam na si Xu Mei Chen, ang dumadagandong at nagninangas na pulis na kapitan ng lungsod ng Linjiang, ay nagkaroon ng walang lakas na sandali. Oh, Mei Chen, huwag kang magkunwari, hindi ako naniniwala na virgin ka pa, magpanggap na dalisay ka. Umuso si Hua Tianfeng, sa wakas, ipinakita niya ang kanyang mabangis na tagiliran. Hinugot ni Hua Tianfeng ang kanyang sinturon, inihagis ito sa lupa, at sinuntok ito. Ah! Sumigaw si Xu Mei Chen at sinubukang tumakas, ngunit walang paraan para makatakas mula sa pagkakahawak ni Hua Tianfeng. Nang si Xu Mei Chen ay walang magawa kaya naisip niya na talagang matatalo siya. Ang kanyang pagkabirhen, isang maitim na anino ang nakatayo sa yulunan ng kama, at sinabi ng anino na iyon, rape, ganoon ba talaga ka-interesante? Napabalikwas si Hua Tianfeng nang hindi man lang niya napansin na may dagdag na tao sa silid. Sino ito? Tumingin si Hua Tianfeng sa lalaking nakaitim at sumigaw. Sinabi ni Omi, isang pagkatalo ng pulang alikabok. Ano? Your one defeat red dust. Nagulat si Hua Tianfeng, pumunta siya rito para tulungan si Xu Mei Chen sa pag-aresto sa one defeat red dust. Hindi niya inaasahan na biglang lilito ang one defeat red dust sa kanyang harapan. Hua Tianfeng, bilang pulis, ni-rape mo ang isang nasasakupan, alam mo ang batas at lumabag sa batas, mas malala ang krimen mo. Emph, one defeat red dust, nasa tamang panahon ka. Galit nang umuso si Hua Tianfeng. Kabanata 327. Nang si Xu Mei nakita ni Chen ang biglaang paglitaw ng one defeat red dust, napaiyak siya sa tuwa at parang sisibog sa loob. Sa unang pagkakataon na nakita ng isang lalaki ang itaas na bahagi ng katawan ni Xu Mei Chen, ito ay one defeat red dust. Sa oras na ito, nakita ang one defeat red alikabok muli, ang panloob na damdamin ni Xu Mei Chen ay hindi maipaliwanag. Nagbabala ka agad si Xu Mei Chen, one defeat red dust, kailangan mong mag-ingat, si Hua Tianfeng ay isang level 75 expert. Malamig ang boses ni Omi habang sinabi niya, "Salamat, Captain Xu sa pagpapaalala sa akin." Si Hua Tianfeng ay gumawa ng isang kumilos at umungal, "Isang talunin ang pulang alikabok, huhulihin kita ngayon." Pagkasabi niyon, sinunggaban ni Hua Tianfeng si Omi. Gumalaw ang figure ni Omi na parang siya ay isang multo, at sa sumunod na sandali, si Hua Tianfeng ay sinakal ng isa ng mga kamay ni Omi at isinabot sa kanyang leeg. Ah! Nang inag ang katawan ni Xu Mei Chen, Diyos, binalaan din niya ang one defeat red dust na mag-ingat,
Ngunit sino ang nakakaalam na ang 1 Defeat Red Dust ay napakalakas kaya si Hua Tianfeng, isang antas 75, ni hindi makaharang kahit isang galaw, at ngayon ay sinasakal ng 1 Defeat Red Dust, na nakasabit sa kisame na parang alimango. Tumingin si Xu Mei Chen sa 1 Defeat Red Dust, hindi alam kung ano ang sasabihin, biglang naramdaman, napakalakas ng 1 Defeat Red Dust. Ang malakas na hangin na nagmumula sa kanyang katawan ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Xu Mei Chen, bukod pa rito, matagal na siyang hindi nakikita, hindi nakuha ang bayad. Lane, bitawan mo ako. Kinalaw ni Hua Tianfeng ang kanyang mga paa sa abot ng kanyang makakaya, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya maalis si Omi. Walang pakialam na sinabi ni Omi, Hua Tianfeng, alam mo ang batas at nilabag mo ang batas sa pamamagitan ng ginahasa ang iyong mga nasasakupan, ngayon ay hindi ko kukunin ang iyong buhay, sasayangin ko lamang ang iyong dugo, sana ay magbago ka sa iyong mga lakad sa hinaharap. Nanginginig ang katawan ni Hua Tianfeng at umungol, maglakas loob ka. Isang segundong tandaan na basahin ang aklat na gagawin ni Omi nang si Xu Mei Chen ay abala sa pagsasabing, isang pagkatalo ng pulang alikabok, maaari mo bang hayaan akong hawakan ito sa pagkakataong ito? Okay. Tumingin si Xu Mei Chen kay Omi na may pagmamakaawa. Sabi ni Omi, muntik ka na niyang halayin, hindi mo ba siya gustong kastahin? Sinabi ni Xu Mei Chen, bagaman hindi siya karapat-dapat na maging pulis at hamak, pulis pa rin ako, kaya nanalo ako. Tiabusuhin ang lynching. Tatawag ako ng pulis ngayon at hayaan silang humawak nito, okay. Kinampos ni Omi si Hua Tianfeng sa lupa, direktang nasugatan siya sa loob at naging dahilan upang mawalan siya ng lakas sa pakikipaglaban. Agad na tinawagan ni Xu Mei Chen ang direktor. Hoy, direktor, bilisan mo rito, sinubukan akong halayin ni Hua Tianfeng, nasa hotel ako ngayon, isang pagkatalo ng pulang alikabok ang lumitaw upang iligtas ako. Sigaw ni Hua Tianfeng. Binaba ang telepono, Xu, sinabi ni Mei Chen, malapit nang dumating ang hepe, si Hua Tianfeng ay tatanggalin sa puwersa ng pulisya. Gusto mo bang palayain siya ng ganito? Pag-alis sa koponan, hindi ito parusa sa mga tao. Para sa kanya, nagsalubong ang mga kilay ni Xu Mei Chen, kung talagang aalisin niya ang Hua Tianfeng, tiyak na hindi titigil ang pamilya ni Hua Tianfeng, at pagkatapos ay kung magalit siya sa kanyang pamilya, magiging mas malaki ang mga bagay-bagay. Sinabi ni Omi, Captain Xu, walang silbi ang duwag, isa kang pulis na makakasagupa ng ganitong uri ng bagay, pabayaan mo ang isang ordinaryong tao, hayaan mo akong pumalit sa langit. Huwag, sigaw ni Xu Mei Chen. Gayunpaman, ito ay masyado na. Huli na, ang pandiya ni Hua Tianfeng ay malabo ng dugo at laman. Ah, napasigaw si Hua Tianfeng sa sakit. Bang! Sinipa siya ni Omi at pinatalsik siya. Ag! Napabuntong hininga si Xu Mei Chen, ngunit kinastrat na ito. Kaya walang saysay na sabihin ang anuman. Isang pagkatalo ng pulang alikabok, gayunpaman, gusto kong pasalamatan ka, iniligtas mo ako sa pangalawang pagkakataon, at ako, gayunpaman, ay sinusubukan mong saluhin ka. Walang masama, kung wala ng iba, aalis muna ako. Aalis na sana si Omi. Teka, sigaw ni Xu Mei Chen. Ano pa ba ang meron? Malungkot at malamig ang boses ni Don. Ako, hindi alam ni Xu Mei Chen kung ano pa ang nangyayari, ngunit sa sandaling aalis na ang taunang pulang alikabok, biglang kinabahan ang puso niya dahil hindi niya alam kung kailan niya ito makikita ulit sa susunod. Bamulong si Xu Mei Chen, ayos lang, pwede ka nang umalis. Tumalon si Omi sa bintana at nawala sa gabi. Si Xu Mei Chen ay nakatayo sa harap ng bintana, nakatingin sa kalangitan sa gabi sa labas, ang kanyang puso ay may hindi maipaliwanag na pakiramdam, palam na ito, at sa susunod, hindi ko alam kung kailan ko ulit ito makikita. Umuwi si Omi, at pagkatapos ay natulog. Isang gabing ito, nakahiga si Xu Mei Chen sa kama, walang tulog, isang gabi ay iniisip ang tungkol sa pagkatalo ng pulang alikabok. Sa napakatagal na panahon, bawat pagtatagpo, matengkad sa kanyang isipan. Iniisip ang panahon na pinutol ng 1 Defeat Red Dust ang kanyang pantalon, hindi niya maiwasang mapangiti, tila walang anumang galit. Nang naisip niya ang oras na iyon, nakita niya ang tuktok na kalahati ng kanyang katawan at lumipad kasama siya sa kanyang mga braso, namula siya nang hindi namamalayan.
Lalo na ngayong gabi, nang biglang lumitaw ang One Defeat Red Dust, ang malakas na figure at amoy na iyon ay naging dahilan upang hindi ito makalimutan ni Xu Meichen. Nagtatagal sa kanyang isipan. Could it be that I really like One Defeat Red Dust? Xu Meichen was inwardly shocked, siya hindi ko naisip ito dati, at bigla siyang nabigla. Oh Diyos ko, paano ako magiging ganito? Sa totoo lang, may espesyal akong nararamdaman para sa kanya. Hindi katakataka na hinabol ako ni Hua Tianfeng, ako ay magiging matatag, hindi katakataka na magiging maalalahanin ako sa tuwing may tumititig sa aking dibdib, lumalabas na mayroon talaga akong hindi maipaliwanag na damdamin para sa One Defeat Red Dust sa loob ko. Si Xu Meichen ay sigurado na sa loob ng kanyang puso, talagang gusto niya si Wan. Talunin ng kaunti ang Red Dust. Sa panahong ito, araw-araw siyang nagdadasal para sa One Defeat Red Dust na lumitaw, umaasa na ang One Defeat Red Dust ay lalabas para gumawa ng krimen, ngunit sa kasamaang palad, sa araw-araw na sitwasyon, mayroong ay wala tungkol sa One Defeat Red Dust, kaya parati siyang naliligaw sa loob. Akala niya ay desperado lang siyang mahuli ang One Defeat Red Dust, ngunit ngayon ay naisip niya na hindi, ngunit gusto niyang makita ang One Defeat Red Dust. Oh God, no, I'm a police officer, how could I have those feelings for him, absolutely impossible. Walang tigil na umiling si Xu Meichen. Gayunpaman, hindi maitatanggi ni Xu Meichen ang katotohanan sa loob ng kanyang puso, kung niyakap siya ng One Defeat Red Dust, wala siyang anumang laban, samantalang kung yakapin siya ni Hua Tianfeng, siya ay magiging lubhang lumalaban. Ang pag-aakalang ito ay nagparamdam sa kanya ng takot. Kinabukasan, si Xu Meichen ay hindi nakatulog buong gabi, si Xu Meichen ay tumingin sa kanyang sarili sa salamin at sinabing may haggard na tingin, ako talaga ay nagkaroon ng pagmamahal para sa kanya. I'm sorry to the country, I failed the people. Kinabukasan, hinatid ni Omi si Lionel sa school. Naisip ni Omi sa sarili habang nagmamaneho, ayoko nang mag-low profile, gusto kong sumabog. Sa aking sarili, kung hindi, hindi malalaman ng mga tao kung gaano ako kalakas, at kapag umalis ako sa Linjiang, hindi ba mamamatay si Liu Chenming? Oras na para sumabog, hayaang manginig ang lahat sa lungsod ng Linjiang, ipaalam sa mga tao sa lungsod na ako, Omi, ako ay isang figure na hindi magugulo, upang sa hinaharap, ang mga tao ay hindi na manggahas na ay bully ang mag-ama ni Liu Chenming, at ako ay maaaring pumunta sa Martial Arts Academy pagkatapos ng bagong taon ng walang anumang pag-aalala. Sa sandaling ito, sa Linjiang Window Forum, ang post na iyon kahapon, Wang Ku, ang 6 sa 10 natatanging kabataan, ay binugbog, ay ganap na nasusunog, at gayon din, ang pagkakakilanlan ni Omi ay naimbestigahan, at ito ay naging numero 1 masamang kabataan ng Bayon High School, si Omi. Tila magkakaroon ng malaking problema si Omi dahil, ang una at pangalawang lugar na mga henyo ng 10 tila labis na nagalit ang outstanding youths tungkol dito. Kabanata 328. Sa alas 9 ng umaga, ang Linjiang City TV ay gumagawa ng isang programa sa panayam. Ang panayam ay kay Lin Chaofeng, ang unang nagwagi ng 10 outstanding youths, at Bai Yijun, ang nagwagi sa 2 pwesto. Nagtanong ang host, si Chaofeng, Yijun, bilang 2 pinakatalentadong kabataan sa Linjiang sa nakalipas na 10 taon, nakakaramdam ka ba ng pressure? Sumagot si Lin Chaofeng, sa totoo lang, bilang pinakatalentadong binata sa Linjiang City, medyo na stress talaga ako. Bai Yijun, ikaw naman. Bangumiti si Yijun, sige, magsipag ka pa rin. Tanong ng host, maaari mo bang ilarawan sa amin kung ano ang naramdaman mo nang matanggap mo ang paunawa mula sa Martial Arts Academy na nag-iimbita sa iyo na mag-enroll? Sabi ni Lin Chaofeng, nang matanggap ko ang notice mula sa Martial Arts Academy, nabigla ako, ngunit hindi ako nagulat dahil alam kong saglit lang iyon. Sabi ni Bai Yijun, medyo hindi pa rin ako makapaniwala na kukunin ng Sagradong Martial Academy ang inisyatibo na imbitahan ako sa paaralan. Tanong ng host, ngayong ipinagmamalaki ka ng buong lungsod ng Linjiang, ano ang gusto mong sabihin sa mga tao sa lungsod? Sabi ni Lin Chaofeng, salamat sa pagmamahal ng mga tao ng lungsod, hindi ko bibigwin ang mga tao ng lungsod. Sinabi ni Bai Yijun, ako rin, kapag pumunta ako sa Martial Arts Academy, magsasanay akong mabuti ng martial arts. Nagtanong muli ang host, nga pala, kagabi sa Linjiang Window Forum,
may nagbalita na si Huang Siko ay binugbog. Ang taong bumugbog sa kanya ay isa ring estudyante sa high school, na tinatawag na Omi. Alam mo ba ang tungkol dito? Umuso si Lin Xiaofeng, alam ko na, bilang ika-anim na pwesto sa 10 natatanging kabataan, si Huang Kui ay binugbog ng isang high school student, labis akong nadismaya kay Huang Kui. Umiti si Bai Yijun at hindi nagkomento. Nagtanong ang moderator, Xiaofeng, bilang unang pwesto sa 10 natatanging kabataan, ano ang palagay mo sa taong ito, Omi? Maraming tao ang nagsasabi na siya ay pumangatlo man lang kung siya ay pupunta sa paghusga, hindi ba? Gustong sumabog ni Lin Xiaofeng, ngunit siya ay nagpigil. Lin Xiaofeng, Omi, binugbog si Huang Kuo, ako tiyak na makikialam dito, pagkatapos ng lahat, bilang una sa 10 natatanging kabataan, obligado akong ipagtanggol ang pangalan ng 10 natatanging kabataan. Sabi mo ba na gusto mong pumunta sa Bayon High School at bugbugin si Omi? Tanong ng host. Sabi ni Lin Xiaofeng, bilang isa sa 10 outstanding young men, hindi ko kayang bugbugin ang mga tao, bukod pa, siguradong hindi mangangahas si Omi. Para ipaglaban ako. Sabi ng host, let's link up with Omi live on our show, what do you think? Tumango si Lin Xiaofeng at sinabing, good, let's connect him live then. Sa sandaling ito, ang buong Linjiang cities ang mga tao ay nanunood ng panayam, ang ilan ay nanunood nito sa TV, ang ilan ay nanunood nito sa forum, at ang ilan ay nanunood nito sa kanilang mga mobile phone. Sa isang opisina, si Liu Chenming ay nakaupo sa kanyang mesa, nanunood ng panayam sa kanyang computer, at napangiti siya nang marinig niyang sinabi ng host na gusto niyang makipag-ugnayan kay Omi. Sa isa pang mataas na opisina, si Song Daitian ay may hawak na cellphone at pinapanood ang panayam na ito sa kanyang telepono. Sa sandaling ito sa isang kotse, isang magandang CEO ang nagmamaneho ng kotse, pinapatugtog din ang radyo sa sasakyan ang radio version nitong programang panayam, at nang marinig niya ang radyo na sinabi iyon ang live na link kay Omi, lihim niyang sinabi, matagal ko nang nakita ang batang ito Omi. Ang magandang CEO na ito ay walang iba kundi si Meng Wenqi. Sa isa sa mga opisina ng Public Security Bureau, si Xu Meichen nanood din ang programang ito, lubos ding hinangaan ni Xu Meichen sina Lin Xiaofeng at Bai Yijun, kung hindi dahil sa pagpili ng 10 outstanding youths, hindi man lang alam ni Xu Meichen na may 2 pang tao sa Linjiang City bukod sa kanya na nakatanggap ng isang notice mula sa Martial Arts Academy. Siyempre, ang katotohanan na si Xu Meichen ay nakatanggap ng notice mula sa Martial Arts Academy ay hindi alam ng lahat maliban kay Hua Tianfeng, kung hindi, si Xu Meichen ay tiyak na pangatlo sa top 10 outstanding youths. Omi nakaupo sa klase, nang tumunog ang phone niya. Hello. Kinuha ito ni Omi. Hello. Are you Omi? Tanong ng host ng show. Sabi ni Don, ano ang gusto mo sa akin? May klase ako. Huwag mo akong asarin kung wala kang gagawin. Hinamak ng maraming manunood si Omi nang marinig nila ang kanyang mga salita, itong si Omi, at ang kanyang tonelada e dragged. Ang host ng programa ay nagsabi, hello, Omi, ako si Xiao Ma, ang host ng programang panayam sa Today's Matters, ng Linjiang City TV. Sabi ni Omi, ay, sorry, wala akong narinig tungkol sa'yo. Tuldok panipi-panipi, medyo depressed ang host na yun, ang daming viewers ang nanunood, pero ang totoo niyan ay hindi pa niya narinig ang tungkol sa kanya, medyo napahiya siya. Oh, Omi, ganito pala, we're doing an interview program right now. Diretsyong sabi ni Omi bago pa matapos ang host, sorry, I'm not interested in being your interviewer, you can find someone else. Biglang napag-alitan ang host sa kanyang puso, sino ang naghahanap sayo? Mag-guest ka, dahil karapat dapat ka rin maging guest namin. Omi, mali ang pagkakaintindi mo, hindi ka namin hinahanap para maging guest. Ginagawa namin itong program ngayon, at ang mga bisita namin ay si Lin Xiaofeng, ang unang nagwagi ng pwesto sa 10 outstanding youths, at si Bai Yijun, ang second place winner. Ikinokonekta ka namin ngayon ng live, nakuha mo ba? Oh, i-link mo ako para sa ano? Maaari ba kitang tulungan? Eto naman, ikaw pindutin ang dilaw na channel kagabi, at marami sa aming mga manunood ay sabik na kumonekta at gusto naming samantalahin ang koneksyon upang makapanayam ka online. Mayroon ka bang oras? Noong una, gustong sabihin ni Omi na wala siyang oras, hindi siya interesado.
Gayunpaman, naisip ni Omi na oras na para maging high profile siya at hindi low profile, kaya tumango si Omi at sinabing, may oras. Okay, salamat sa iyong kooperasyon, pagkatapos ay magsimula na tayo. Kabayan Omi, totoo ba ang katotohanan ng ika-anim na ranggo na si Huang Ku, ang 10 natatanging binata kagabi, ay binugbog mo? Ano sa palagay mo tungkol dito? Sinabi ni Omi, totoo, si Huang Duan na tanga, ang lakas lang ng kanyang katangahan, ngunit naglakas loob din na humawak ng anumang lecture, hanggal at hiniling sa akin na umakyat para magpakita, pagkatapos ay 3 suntok ako hanggang sa siya ay himitayin. Sa sandaling ito, sa isang lugar, nakahiga si Huang Doc sa kanyang kama, at nang makita niya ang boses ni Omi sa palabas, galit siya na gusto niyang samuka ng dugo, kagigising lang ni Huang Doc kagabi pagkatapos mawala ng malay. Nagtanong muli ang host, Omi, itmukhang malakas ka talaga, marami ang nagsasabi na kung sasali ka rin sa pagpili, maaari kang maging 3rd pwesto ng mga natatanging kabataan, ano sa tingin mo tungkol dito sa sarili mo? Sa tingin mo kaya mong irate ang sarili mong 3rd? Sabi ni Omi, sinong nagsabing makukuha ko lang ang 3rd, tawagan mo siya at ipinapangako kong hindi ko siya papatayin. Ah, ano ang gagawin mo, ibig sabihin? Gusto mo ng unang pwesto? Nagulat ang host sa palabas, labis na nalungkot si Lin Xiaofeng nang marinig niya ang mayabang na tono ni Omi, at talagang gusto niyang kunin ang telepono ng host at makipag-usap kay Omi. Sinabi ni Omi, anomali sa unang pwesto, sino pa ang kwalipikadong mauna maliban sa akin? Tumawa ang host at nagtanong, Omi, kung gusto mong maging 1, ano ang gusto mong gawin ng kasalukuyang 1, si Lin Xiaofeng? Ang sinusubukan ng host na maging sarcastic sa loob, pero hindi niya pinahalata, total, live show ito at napakaraming manunood ang nanunood. 329 sabi ni Omi, nagagawa niya ang gusto niya, hindi siya big shot. Sa sandaling ito, sa palabas, berde si Lin Xiaofeng na nakaupo sa gilid, napakawalang galang sa kanya ng mga salita ni Omi, hindi ba niya alam na ipinagmamalaki siya ng mga tao ng lungsod. Sa sandaling ito, MC numang manunood ay pinapagalitan si Omi dahil sa pagiging mayabang, kahit si Xu Meichen at iba pang nakakakilala kay Omi ay naramdaman na medyo mayabang si Omi. Nagtanong muli ang host, Omi, Lin Xiaofeng at Bai Yijun, pareho silang nakatanggap ng mga abiso mula sa Martial Arts Academy at ang mga pinakamahuhusay na kabataan sa lungsod ng Linjiang sa nakalipas na 10 taon, na naging pagmamalaki ng mga tao sa lungsod, ano sa palagay mo ang tungkol dito? Napabuntong hininga si Omi, nakakatanggap ng isang sirang paunawa, ngunit talagang nakakasensado ang lungsod, gayon din ang pinakahenyo sa loob ng 10 taon, ang pagmamalaki rin ng mga tao sa lungsod. Moderator, gusto mo ba talagang sabihin ko ang totoo? Oo naman, sabihin mo ang totoo. Sabi ni Omi, sige, saka ko sasabihin kung ano ang nasa puso ko. Huwag mo akong sisihin pagkatapos nito. Sa aking puso, na kung ano ang Lin Xiaofeng kung ano ang Bai Yijun kung ano ang 10 natitirang mga kabataan lahat sila ay mga hamak. I think about it, I'm really drunk, I really feel sad for the people of the city inside. Galit na galit ang host, Omi, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Mabuti kung insultuhan ang mga tao sa lungsod, ngunit huwag insultuhan sina Lin Xiaofeng at Bai Yijun, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng nakatanggap sila ng paunawa? Of invitation to enroll in the Wulan Academy. Representing that they are geniuses certified by the Martial Arts Academy, you, a high school scum student, you dare to comment on them. Hindi napigilan ng host ang sarili at nagalit. Natawa si Omi, tingnan mo, sinabi mo sa akin na magsabi ka ng totoo, at pinagalitan mo ako kahit na sinabi ko na, aba, parang scum host ka rin. Malamang, mad ulash, nakaka-flattering program din itong interview program mo. Tuldok panipi. Sa puntong ito, hindi na marinig ni Lin Xiaofeng at galit na yumanggal, Omi, ako si Lin Xiaofeng. Oh, ikaw si Lin Xiaofeng, ano, gusto mo rin akong ma-interview? Tanong ni Don Omi. Tandaan ang URL consuelo.net Lin Xiaofeng na si Gas ay, nagagalit, Omi, ano ka, in-interview kita. Deserve mo ba? Nako, hindi mo talaga ako deserve na interviewin. Omi, ang lakas ng loob mong sabihin ulit yan. Umungol si Lin Xiaofeng. Ang host ay abala sa pagpapaalala,
Xiao Feng, nagre-record ka ng palabas, pansinin mo ang iyong imahe. Umiling si Lin Xiaofeng, kinukunan ko siya. Ang host ay walang magawa. Sabi ni Omi, hoy, yan Lin Burning Feng, medyo mababa ang kalidad mo ah. Sa pagkakaalam ko, hindi tumatanggap ang Martial Arts Academy ng mga estudyanteng mababa ang kalidad ah. Umuwi ka at dali-daling mag-take out ang gintong medalya upang makita kung ito ay peke. Grass mo, ako ay tinatawag na Lin Xiaofeng, alam mo ba kung sino ang iyong kausap? Si Lin Xiaofeng ay nag-aapoy. Oh, kalimutan mo na, may kausap ka ang ganitong mahinang kalidad ay nagpapababa ng aking imahe, iyon lang. Ibinaba ni Omi ang telepono. Ah, galit na galit si Lin Xiaofeng sa site ng palabas, umaatungal, hindi siya sumasamba sa mga tagalungsod, hindi inaasahan na mapahiya siya ni Omi sa harap ng napakaraming laban wars. The hosts were also speechless, a good live connection made into this. Gayunpaman, ito ay masisisi lamang sa kayabangan ni Omi, galit na galit siya sa harap ng napakaraming manunood, at sinabing ang pagmamataas ng mga tao ng lungsod ay naging slag. Sa ngayon, hindi lang si Lin Xiaofeng ang galit na galit, ang mga tao sa lungsod ang galit na galit. Sa ngayon sa libu-libong tahanan, maraming tao ang nakatitig sa screen, nanunood sa reaksyon ni Lin Xiaofeng, habang sinusumpa si Omi sa pagiging tulala. Si Liu Chenming ay medyo hindi makapaniwala sa mga sandaling ito, talagang baliw na baliw si Omi, ito ay para isumpa ng mga tao sa lungsod si Omi ah. Si Xu Mei Chen at ang iba ay hindi rin nakaimik, syempre, akala ng lahat na walang alam si Omi, walang nag-iisip na may lakas talaga si Omi. Para makipaglaro kay Lin Xiaofeng, sadyang walang kaalam-alam si Omi at walang lakas, kung nandyan si Omi hindi maglalakas loob si Omi na mabaliw. Sinabi ng host sa galit na si Lin Xiaofeng, Xiaofeng, huwag magalit, hindi kailangang magalit sa isang mangmang na estudyante. Rin nagalit si Xiaofeng, tinawag akong scam ng walang alam na grifter na iyon na si Omi, sa tingin mo ba hindi ako magagalit? Tanungin mo ang lungsod kung galit sila. Sabi niya, scam ako, tanungin mo ang mga tao sa lungsod kung scam ba ako. Tuldok panipi, ugh. Napabuntong hininga ang host, kakasimula pa lang ng interview, paano mo ito ay record ng isang oras o higit pa? Biglang tumayo si Lin Xiaofeng at sinabing, I'm sorry, I'm not recording the palabas. Pupunta ako sa Bayan Middle School para hanapin si Omi. Nagulat ang host, abala sa paghila kay Lin Xiaofeng, nangungumbin si, Xiaofeng, egsetoleng ah, mahigit 10 minuto lang ang record ng program, meron. Isang oras pa bago matapos, hindi ka pwedeng umalis bigla ah. Nanlungo rin ang host ah, ang unang recorded program ay hindi kalahati ng mga bisitang tatakbo, at pati na rin ang mga live na panayam. Sabi ni Lin Xiaofeng, I'm sorry, kailangan kong pumunta sa Bayan Middle School ngayon. Pagkatapos sabihin niyon, lumayo si Lin Xiaofeng kahit gaano pa man humila ang host, iniwan si Bai Yijian na mag-isa. Tumingin si Bai Yijian sa papaalis na si Lin Xiaofeng at sinabing, I'm sorry, host, hindi ko rin ito nire-record. Pagkatapos sabihin niyon, tumakas din si Bai Yijian. Malungkot na bumulalas ang host na iyon, God, 2 bisita ang tumakas, nag-interview ako ng buhok ng manok ah, Omi, I hate you. Kung may mga panghihinayang, hindi kailanman ikokonekta ng host si Omi ng live, at hindi ikokonekta si Omi, para hindi magagalit ang mga bisita at tumakbo palayo, sa Bayan Middle School sa apoy. Tumakbo si Lin Xiaofeng sa White Cloud High School, kaya magmadali at pumunta sa White Cloud High School. Si Liu Chenming ay nagtungo din sa Bayan Middle School unang bagay. Walang pagpipilian ang TV station kundi hayaan ang host na magdala ng kamera at sundan si Lin Xiaofeng. Papunta sa Bayan Middle School, ang kotse sa harap namin ay kay Lin Xiaofeng, driver, bilisin mo at huwag mo siyang mawala. Napakaraming tao na hindi makaalis ang muling nakakita sa kung ano ang nangyayari sa likuran nila sa TV at ay labis na inaabangan ito. Naglalaro si Omi nang may tumawag kay Liu Chenming. Hello, Uncle Willow, Omi, may malaking nangyari. Sabi ni Willow Chenming, Uncle Willow, ano ang big deal? Tanong ni Omi kahit papaano, hindi alam ni Omi na napakaraming tao ang makakaalam ng connection ng interview show na yun ngayon lang, kay Omi sinasagot lang nito ang phone. Omi, ang sabi mo, nakita ko sa show. Ah, yung interview show kanina lang.
Oo, maraming tao sa Linjiang City ang nanunood ng palabas na ito nakita namin lahat yung sinabi mo, galit na galit si Lin Xiaofeng. Why with you that he threw the interview on the spot and was so angry that he wanted to come and settle the score with you, he's on his way to Bayan High School at the moment. Oh, tumawa si Omi, Omi, bakit ang tahimik mo pa ring tumatawa? Tito Leo, mas mabuti pang hanapin mo ako, ayoko namang maging low profile lately. 330 pagbaba ng telepono, ipinagpatuloy ni Omi ang paglalaro sa kanyang telepono, hindi ito kinuha. Seryoso sa lahat, ang Lin Xiaofeng na iyon, ay talagang iniisip ang kanyang sarili bilang isang sibuyas, ngunit iniwan din ang pakikipanayam upang pumunta sa kanya, si Omi ay magsisisi sa kanyang pagdating, tulad ni Omi na ayaw magloke. Sa sandaling iyon, ang telepono ni Omi tumunog ulit, galing kay Xu Mei Chen. Captain Xu, ano yun? Tanong ni Omi. Omi, nasaktan mo si Lin Xiaofeng. Captain Xu, tumawag ka ba para lang sabihin sa akin yan? Omi, I'm calling to care about you kasi ex-boyfriend ka ng kapatid ko, at sinabi sa akin ng kapatid ko na alagaan ka pa bago siya umalis, at kaya ako tumatawag para alalahanin ka, at ikaw ay nagsasalita pa ng ganito. Sige, salamat, hindi ko talaga kailangan na pakialam mo. Hindi kita kinakausap, malapit na ako sa school, hindi kalayuan ang sasakyan ni Lin Xiaofeng sa harapan ko. Nako, oo naman, hindi nagtagal ay pumasok na ang kotse ni Lin Xiaofeng sa Bayan Middle School. Habang nasa klase ang buong school, may sumigaw mula sa ibaba ng building, Omi, lumabas ka dito. One second to remember to read the book ang mga mag-aaral at guro na nasa klase ay nabigla dahil hindi napanood ng mga estudyante ang palabas na ito ng panayam kaya hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Lahat ng mga estudyante ay lumabas sa kanilang mga klase at tumayo sa koridor upang makitang biglang nagsikip ang paaralan at napakaraming tao mula sa komunidad. Isang binata ang nakatayo sa open space sa ibaba ng gusali ng paaralan, kasunod ang isang lalaking may dalang kamera. Ang binatang ito ay si Lin Xiaofeng na galit na ibinagsak ang panayam at pumunta sa Bayan High School upang ayusin ang score kay Omi, kahit na ang istasyon ng TV ay sumunod sa kanya. Si Lin Xiaofeng ay tumayo sa harap ng gusali ng paaralan at sumigaw, "Sino si Omi? Lumabas ka, ano ba? Lumabas ka, pangako hindi ko siya papatayin." Nakatayo si Omi sa corridor ng school building. Lahat ng mga estudyante ay nag-uusap, hindi alam kung ano ang nangyayari. Si Lionel ay abala, ano bang problema, Tommy? Muli, at may mga kamera na sumusunod sa iyo, what the hell happened? Tumawa si Omi at nagpaliwanag, ang tanga na tumawag sa akin sa ibaba, ang una sa 10 natatanging kabataan, parang gumagawa lang ng isang uri ng talk show, at kinonekta ako ng host ng live, at sinabi ko. Isang bagay na masama ang tingin sa kanya, at pagkatapos ay umalis siya sa palabas at lumapit sa akin upang ayusin ang score. Oh, ito ay dumating medyo mabilis. Ah, parehong Lionel at Carlos ay hindi nakaimik, kaya iyon ang nangyari. Ang mga manunood sa harap ng TV ay nakatitig sa screen, na may Bayan Middle School sa background, at si Lin Xiaofeng ay sumisigaw sa isang gusali ng paaralan, Omi, lumabas ka. Sa sandaling iyon, sa larawan sa TV, isang biglang tumalo ng isang tao mula sa ikalimang palapag ng building ng pagtuturo, at napawawang maraming tao sa audience. Agad na tumutok ang kamera sa taong tumalon pababa, siya mismo ay si Omi. Nakita ni Lin Xiaofeng si Omi at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit, "Ikaw, the Omi who just connected live. Exactly, Cockney youth, and you've found your way to my school," di sa sinabi ni Omi. Sino ang tinatawag mong kabataang may buhok na manok? Galit na galit si Lin Xiaofeng. Oh, mayroon pa bang ibang kabataang may buhok na manok dito? Sabi ni Omi, ngunit nakita ni Omi si Xu Mei Chen sa hindi kalayuan. Sa lalong madaling panahon sa pagbukas ng kanyang mga mata, si Omi ay talagang hindi nakaimik. Sa hindi kalayuan, si Xu Mei Chen ay nanlumo, si Omi ay pinagalitan pa siya. Si Xu Mei Chen ay pinangalan ng outstanding young man, hindi siya nag-sign up para sa kanyang sarili, ni hindi niya alam na nag-sign up para sa kanya. Sa oras na ito, ang isang babae sa tabi ni Lin Xiaofeng ay bumantong hininga, "Omi, huwag masyadong mayabang, mangyaring igalang ang outstanding youth, okay?" Si Don Omi ay nanunood lumingon sa babae, "Sino ka na naman?"
Don't tell me you're a cockney youth too. Ikaw. Galit na galit ang babae at sinabing hayaan na lang niyang igalang ang kilalang kabataan at muli niyang sinigaw ang buhok ng manok. Sa sandaling iyon, ang kapatid na kamera, bit-bit ang kamera sa gilid niya, she's by Yijin. Don't know her. Hindi talaga alam ni Omi, hindi niya pinansin ang batang buhok na manok, saan niya malalaman. The camera big kuya walang imak, hindi mo man lang kilala si Bai Yijin, ang pangalawang pwesto sa 10 natatanging kabataan, hindi ko talaga alam kung tagalinjang city ka ng kabataang may buhok na manok. Inilibot ni Omi ang kanyang mga mata sa malaking kapatid na iyon ng kamera. Sa puntong ito, hindi nakaimik ang mga manunood ng lungsod, Omi isang subo ng kabataang balahibo ng manok, talagang labis na hinamak ang natatanging kabataan ah. Si Lin Chaofeng ay tumingin kay Omi na may malamig na mga mata, sa sandaling ito, nang makita si Omi na napakayabang sa lugar, sa halip ay huminahon siya. Maranasan mo ito, sabi ni Omi, paano ito mararanasan? Napangisi si Lin Chaofeng at sinabing, Omi, dahil labis mong hinahamak ang mga kilalang kabataan, tinatanong kita ngayon, nangangahas ka bang tanggapin ang hamon ko? Ah, hinahamon mo ako. Oo, ayokong makipagduel sa isang tulad mo, pero masyado kang mayabang, kaya kinailangan kong ibaba ang dignidad ko at magkusa na hamanin ka. Gusto ko kayo, pati na rin ang mga tao sa lungsod, para malaman kung ako, si Lin Chaofeng, ang ipinagmamalaki ng lungsod ng Linjiang. Tumawa si Omi, oo, Omi interesado ako. Umuso si Lin Chaofeng at sinabihan ang lahat na umatras. 10 metro. Hindi nagtagal, ang bukas na espasyo sa harap ng gusali ng paaralan ay bakante na may 10 metrong radius. Si Omi at Lin Chaofeng ay nakatayo sa bilog, na napapaligiran ng siksik ang pulutong ng mga nanunood. Malamig na sabi ni Lin Chaofeng, Omi, sa harap ng madla ng lungsod, huwag mong sabihin na ako, ang unang namumukod tanging kabataan, ay binubuli kita, hahayaan kitang gumawa ng 3 galaw. Naiinis na sinabi ni Omi, Lin Chaofeng, kung ako sa iyo, sumugod ka na lang dito, huwag kang magkunwaring magkukumpere, iligtas mo ang masamang ending mamaya. Buti naman, Omi, ngayon lalaban ako para mawala ang imahe ko para busutin ka, ikaw na mayabang at ignorante na grifter. Kabataang may buhok na manok, sa katunayan, ang isa ay higit pa sa isang hanggal na paghahambing. Gogo ka, I'll fuck you to death. Sumigaw si Lin Chaofeng, tumalbog ang kanyang mga paa at sumabog patungo kay Omi, ang espada sa kanyang kamay ay bumubulusok habang siya ay tumalbog. The air, sa sandaling ito, ang mga manunood ng lungsod na nanunood ng palabas ay nagpipigil ng hininga, hindi kumukurap ang kanilang mga mata dahil sa takot na mawala ng anumang mga detalye. Ayaw din ni Omi na maging low profile ngayon, kaya tumalon din siya sa hangin. Na may kaunting 2 paa. Omi, mamatay ka na. Sinaksak ni Lin Chaofeng ang kanyang espada sa dibdib ni Omi. Napamura si Omi at hindi ginamit ang kanyang espada, agad na sinasabog ang espada ni Lin Chaofeng gamit ang isang kamao, ang napakalaking puwersa, ang pagkabigla ay nabasag ang espada ni Lin Chaofeng sa 12 piraso. Ah, natigilan si Lin Chaofeng. Bang! Sa pagkakataong ito, hinampas ni Omi ang dibdib ni Lin Chaofeng gamit ang kanyang palad. Sinubukan ni Lin Chaofeng na umiwas, ngunit sa kasamaang palad, si Omi ay masyadong malakas. Ah! Sumigaw si Lin Chaofeng habang siya ay nahulog mula sa himpapawid patungo sa lupa, na nabasag ang isang butas sa batong slab ng lupa. Uminom ka! Sigaw ni Omi at tumangay pababa mula sa hangin gamit ang isa pang sipa. Bang! Ang sipa ay tumama ng husto sa katawan ni Lin Chaofeng.